Isang miyembro nga po ng Creamline Cool Smashers, posibleng hindi nga po makapaglaro sa darating na SEA Games sa May 5 to 17. Ano nga ba ang dahilan at sino nga ba itong player na ito? Yan po ang pag-uusapan natin sa video natin na ito. Ang video na ito ay inhatid sa inyo ng legit betting site na 1xbet. Tuloy-tuloy pa rin ang pagbigay ng up to 7,000 pesos sa inyong first deposit. Dito ay pwede kayong tumaya sa paborito nyong sports specialist volleyball. Kaya i-click ang link sa ating video description at gamitin ang promo code na Pilipino para sa inyong first bonus. Bukod nga po sa inaabangan natin na PBL Open Conference ngayong February 4, ay isa din po sa inaabangan ng mga volleyball fans ang nalalapit nga po na SEA Games na gaganapin po sa Thailand sa May 5 to 17. At madami nga po natuwa no sa mga selected player na maglalaro. At lalong-lalo na po sa Creamline Cool Smashers na marami po ang kinuha. Hindi po tuloy maiwasang batikusin ng mga netizens no, ng mga bashers na bakit nga daw po ang daming kinuhang team player na maglalaro po sa Creamline Cool Smashers. E marami naman po mga teams na pwede at magagaling at qualified din maglaro sa SEA Games. Madami naman po sumusuporta sa Creamline Cool Smashers pero hindi din po maiiwasan na magkaroon sila ng mga bashers. Hiling nga po guys ng mga bashers na nabawasan po yung mga player na maglalaro sa Creamline Cool Smashers sa SEA Games. Dahil siyempre para mabigyan daw po ng pagkakataon yung ibang magagaling na player, lalo na po yung nag-champion no, na Petrogas Angels, dapat kumuha daw po ng isang player doon para maglaro sa SEA Games. Sa pagkakataon nga pong ito, isang player nga po ng Creamline Cool Smashers ang hindi na po posibleng maglaro no, sa darating SEA Games. At parang dahil na rin po yan sa demand ng mga bashers, nabawasan yung mga player ng Creamline Cool Smashers para maglaro po sa SEA Games. Ito nga po ang ilang matunog na player po ng Creamline Cool Smashers na hindi nga daw po makakapaglaro or negative sa SEA Games. Unang-una na nga po dyan, no, si Aliza Valdez, dahil alam naman natin na hindi pa siya ganun ka-fully recovered, at kung makapaglaro man siya sa PBL Open Conference ay for sure kailangan niya pong magpahinga, kaya talagang isinaalang-alang din po ang kanyang health issue. Pangalawa naman po dyan ay si Gemma Galanza, dahil na rin po sa request ng mga bashers na huwag na tumuloy sa SEA Games, dahil syempre alam naman natin napakalaking part ng ginagampanan ni Gemma Galanza, at madalas din sa sobrang hato niya sa paglalaro ay nai-injury siya at kailangan niya ng mabilisan at mahabang pahinga. Well guys, alam naman natin no, na talagang hindi pa to final at requested lang to ng mga bashers natin sa Creamline Cool Smashers. Kaya guys, patuloy ko po kayo i-update and abangan talaga natin sa February 4 no, ang PBL Open Conference. So don't forget po to like and subscribe sa ating channel. Maraming salamat po.